Hi guys, ako nga pala si Paolo. So ngayon, gagawa tayong video about sa sapatos, no? So dati, ginagawa ko vlogging and any shits like that, man. Yon, pero magbablog pa rin naman ako, which is totoo naman. No, so pansin nyo, bumaba na ako ngayon. Ayan, papakita ko yung pic ko noon tsaka pic ko ngayon. So ngayon, gusto ko naman gawin yung, gusto ko naman gawin ng video yung hilig ko, which is basketball, yun, no? So ngayon, gusto ko lang sa inyo i-share ang review, ang aking review sa sapatos na to, yung nasa ilalim naman ng, nasa title, no? Nasa title naman na siya, pero gusto ko kayong pakita ng review nitong, yan, kung mahilig kayo or nag-update kayo sa medyo luma na to, min months ago na, pero bago nga, sabihin natin bago na updated ka, no? Ito po ang Kyrie Flytrap 2, yon, no? So sa mga di nakakaalam dyan, di ko alam guys kung signature siya saan tawag dun, no? So pero gawa siya ng Nike pero under ni Kyrie, no? So sa mga di po nakakilala kay Kyrie Irving, no? Yan, logo ni Kyrie. Sa mga di po nakakilala kay Kyrie Irving, mga kaibigan, siya po ay dating Cleveland Cavaliers kung saan siya nakilala. At naging kasangga din po niya si LeBron James. Pero ngayon, lumipat siya ng Boston. No, so sa Boston naman, naging superstar pa rin naman siya. Yun nga lang, muntik na din sila umabot ng finals, kalaban naman niya is si LeBron James pa rin. Yun nga lang, umabot ng Game 7 hanggang yun, natalo sila nila LeBron. At sila LeBron na pumasok sa finals. Hanggang sa natapos ang contract ni Kyrie, madaming umasa guys, no? So, ang totoo, madaming umasang LeBron fan, no? Hindi natin sabihing Laker or Cubs fan. Pero madaming umasang LeBron fan na si Kyrie ay sasama ulit kay LeBron or magsasama ulit sila ni LeBron, which is hindi nangyari. At lumipat si Kyrie sa Brooklyn Nets at nagsama sila doon ni Kevin Durant na galing Golden State Warriors, no? Ito na tayo sa sapatos. Yung sapatos, no? Yun, no? So, ito na po ang Kyrie Flytrap 2 na galing sa Nike partnership with Kyrie Irving, no? So, ang materials po niya, yung dito po ay parang mesh, guys, no? Mesh siya na parang pinahitahit, kung makikita niyo yan. Hindi siya totally mesh na breathable. Parang breathable naman siya, pero hindi siya ganun ka-breathable. Katulad nung ibang mesh. Tapos dito, may logo ni Kyrie. Logo ni Kyrie ang guys. Tapos dito naman, may gold-plated na check. Yan na, parang nakatahi. Kung kita nyo. Yan, nakatahi. Tapos dito naman guys, merong, yan, kita nyo, parang plastic. I mean, plastic talaga. Na for support siguro dito sa ankle, no? Kasi, kilala naman natin si Kyrie Irving, guys, na mahilig siya sa mga shifty or mabilisang galaw. At, yun ang kanyang trademark, guys, no? So, sa mga di nakakilala, isa si Kyrie Irving yun sa top point guards sa NBA, guys. Sa mga di nakakilala sa kanya, no? Kaya, mahilig siya sa mga mabilisang crossover at shift sa paa, no? Kaya every shoes niya kailangan, hindi naman perfect pero nakafit sa kanya. Yun, kaya dito may plastic para support dito sa ankle. Tapos dito may, eto ang tinatawag nilang fly trap for support and lockdown, no? For lockdown, para lockdown dito, para ihag niya yung paamong ganyan, no? Pag hinag na niyang ganyan, para pag crossover ka, gaya nga ni Kyrie, no? So, pag crossover ka, hindi bibigay ito. So, meron kasing ibang sapatos, kung kilala si Zion Williamson, guys. Kung nabalitaan nyo si Zion Williamson, guys, ng
Duke, pero ngayon nakuha na siya ng New Orleans Pelicans sa NBA. Bumigay yun dito niya. Yan, papakita ko sa inyo yung pick. Dito sa gilid niya. So, kaya siguro ginawa na Nike to. To. Para dagdag tibay at the same time, eh, ihag niya yung paa niya sa for the lockdown, no? So, sa taong naman, meron tayong gold-plated din na Kyrie logo. Yan. And wala namang special sa tang niya, guys. So, makikita nyo. Ayan, dyan nakalagay yung size. So, size ko po is size 13, guys, no? Si mataba yung pa ako at the same time, medyo mahaba din naman. Dahil kita ko naman, mataba ako, guys. No? So, size 13. Yung design nung, yan, ganyan yung design nung tang niya. Parang hindi siya direct yung gano'n. May parang ukab sa gitna. So, yun naman ganyan. Yeah. Tapos sa lacing system naman is parang ganito ang traditional lacing system ng Nike. So sa midsole naman, guys, meron tayo ditong logo ng Nike. Yan. Tapos may nakalagay dito na Nike Zoom. So sa Kyrie 5 nga pala, guys, ang nakalagay is Nike Zoom Turbo, which is sa tingin ko mas mas maganda kaysa dito sa traditional na Zoom, which is sa tingin ko ang Zoom lang niya dito ay hanggang ito lang, hanggang 4 foot lang, guys, hanggang yan lang. Feeling ko ito lang yung may Zoom unit. Yan. Kasi, guys, tignan nyo sa sole niya, diretso natin tayo sa sole kasi midsole na rin naman. Sa outsole niya, guys, kita nyo, may nakabukang parang ito ata yung tinatawag nilang Zoom unit, no, guys? So, ito, pag pinigahan nyo, medyo malambot, guys, no? Yan, hindi nyo lang kita. So, ito naman, ganyan yung pattern ng sole niya. May Kyrie logo dito, mas madaming bato. Kasi ginamit ko na, guys, no? So, yan. May nakalagay na Nike Zoom. Kung kita nyo, focus natin. So, bago ko nga pala si i-review, guys, tinry ko na siyang i-fit at ipanlaro, no? I played this 5 games totally ngayon. So, kasi kung i-try lang siya ng 1 time or 2 time, gusto ko talaga yung makita na yung maximum result para sabihin ko na sa inyo talaga kung ano yung naramdaman ko, kung anong gusto ko at hindi ko gusto dito sa sapatos na to, guys. Ako naman, sarili ko naman ang bumili nito at sasabihin ko ang tunay kong opinion dito sa sapatos na to, walang halang bias. Although fan talaga ako ng Nike, mula nung bata ako, doon ako minulat ng aking mga magulang. Pero hindi ako magiging naman halatan. Hindi ako magiging bias, guys, sasabihin ko ang totoo kung ano talagang nararamdaman ko dito, no? So ang feeling ko dito sa sapatos na to, dahil ako po ay isang wide footer, so yung pa ako parang ganda din yung style niya, hindi siya ganyan. Ang tawag kasi dyan, guys, narrow ata ang tawag siya, ganyan pa yung sa akin parang ganyan, hiwalay. So ayun na nga, guys, no, ang tawag nga sa akin is yan, ganyan, wide footer. So hiwalay ang aking daliri. Ewan na ipahitay pa ako si mga bapay ko, guys, no? So, dahil wide footer nga ako, guys, first na suot ko sa kanya, honest opinion ko, guys, hindi ko siya nagustuhan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, dahil wide footer ako, at parang narrow yung pagka-design niya. Araw, nagre-reflect. Ayan. At dahil medyo narrow ang design niya, hindi siya nag-fit sa pa ako. Yung paa ko, guys, parang ganyan, nakaganyan yung paa ko. Parang yung hinlilate ko, guys, is pumatong siya dun sa pangalawang daliri ko, which is, syempre, hindi komportable talaga as a basketball player. Although, guys, di ako ganun kagaling. I mean, di talaga ako magaling mag-basketball, no? Tamang papawis lang. Yung tamang shoot, spot lang, pero hindi talaga ako ganun kagaling na inaasahan nyo. So, yun, hindi ko siya talaga nagustuhan na first game.
So, parang ang sama ng loob ko noon. Parang nagsisisi ako, bakit ko pa binili ito guys, no? Siyempre, this is worth, I think, mga 4,200 ko siya nabili sa Subic. Although from my Tarlac, nagpupunta talaga ang Subic guys para lang bumili ng sapatos. Pero hindi siya sa outlet, sa may Harbor Point Mall. Ewan lang guys kung meron pa, no? Pero kung gusto nyo bumili, tignan nyo rin doon. Sa Harbor Point Mall, sa may Nike store doon. Taas ng National Bookstore, yon. Doon ko siya binili. Yun talaga, di ko siya nagustuhan ng first game. So, syempre akong tao, hindi kasi ako nagja-judge ng one lang eh. Sa isang unang kita lang, ja-judge ko na hindi guys, no? So, sige, sabi ko, una talaga nang hinayang ako pero parang after 3 days, no? Nagkalaro ulit kami. Kaya binigyan ko ulit siya ng chance guys. Binigyan ko ulit siya ng chance na ipanlaro. And sa second time guys, hindi kayo maniniwala pero medyo naging komportable na ako. So ayun guys nga no, gaya na sinabi ko, nakuha ko na kayong maximum result niya. At yan, napabilib ako. So yun nga, gaya ng sinabi ko guys, 8 out of 10 dahil nakuha ko talaga yung hinahanap ko sa presyo at sa sapatos na to. Weight niya eh, hindi naman siya ganun kagaan. Pero hindi rin siya ganun kabigat. Yes. Katamtaman lang. Kasi po ako weighing 120 kilos guy. Kinakaya naman niya ako, hindi siya bumibigay dito. Yun, bilib naman ako. Yun niya lang, kita nyo, medyo lukot. Kasi nga, mabigat ako, no? So, yun. Bago natin tapusin tong video na to, don't forget to like, comment, and subscribe, and support Filipino vloggers guys, no? Also shoe vloggers, tulad nila Boss Paolo Tomenes, nila Boss Daniel GTV, at sila Boss Carlo Ople, sila Boss DJ Big Boy Cheng, sila Boss si Idol Marquez, no? Yung mga yan, supportahan natin yun kasi malulupit gumawa ng shoe vlog yan, no? So, yun, bago natin tapusin tong video na to, eh, bibigyan ko kayo ng konting silip sa ganda ng traction niya, tsaka sa ingay niya. So, paparinig ko sa inyo. Let's go! Ito na yung sa spike niya. So, gawin na natin. Let's go. So ayun guys, nakita nyo na may review natin sa Kyrie Flytrap 2 Black and Gold Edition. Hiningal ako yung leg ginawa ko. So patong natin dito.
So nakita niyo na yung review natin sa Kyrie Flight Track 2 Black and Gold Edition, guys, no? So kung nagustuhan niyo to, like, comment, and subscribe. At kung gusto niyo pang makakita ng mga video ako na dito, madami may lima ba tayo sa parts na pwedeng reviewin para sa inyo. So kung gusto niyo pang video ganito, like, comment, and subscribe lang. So yun lang, hanggang dito na ako, guys. Salamat sa panonood, hanggang sa muli. Pa-pa-pow out. Bye, guys. Woo!